fans, pero para naman sa mga agents, gusto nilang matapos dito ng game number 4. Buritz, grabe yung may list games pa. Yun nga eh. Tsaka ang magiging challenge dito para sa BREN Esports, paano nila po protektahan itong si Super Marco? Yeah, andyan yung mga heal, andyan yung Cold Altar. Pero kasi siya ang magiging main target ni Edward dito. Diba, nakita natin nung game number 3 kung gaano kahirap pumosisyon, lalo na pag medyo squishy hero ka, lalo dun sa isang Joy. Pero may pokes na ginagawa both parties dito. BREN Esports, Few, NCU, dito palipad. Di ba lang tinamaan ng Curse of Crow? Aray ko, Bes. Bababa sa Edward siya yung health. Edward, papasok Few with a kill. First blood para sa Blacklist International. Supposedly for Few, kaya din siya medyo lumalalim dun sa moments na yun. Kasi yung passive nung Faramis, di ba, may babalik naman na buhay. Yep. Dun sa pwede niyang, sa mga stackables, sa magic beans ni Piccolo. Pero ngayon, for your BREN Esports, kailangan maging maingat muna pagdating doon sa mga pag-overextend. Again, Blacklist International, ang nagiging strength nila ngayon is talagang poke kung poke doon sa may middle lane. Kasi even nag-start yung game natin, automatic agad eh. Pag merong kalaban, poke lang. Mm-hmm. And right now, we are seeing a lot of action dito sa may bandang baba, pero hindi na ata nila gagalawin pa ang mga codelaners dahil 20 segundo na lamang ay lalabas na ang pinakaunang pagong ng laro na ito at nauuna sa pwesto ang Blacklist International. Ngayon, Ogwen, nagtatago lang doon sa may death bush sa gitna. Edward, tinamaan ng stun mula kay Ogwen. And ngayon, 5 segundo, mabubuhay na yung turtle. Nakapwesto na si Edward, same with Flap DZ. May hatakan na gagawin para sa magkabilang XP laner. Speaking of paghatak, hahatakan din si Oh My B dito. Pero bitin pa eh, bitin pa. Hindi pa talaga kanyang ma-burst si Oh My Venus. Pero dinedelay nga nila, as Chantel said, dahil nagpapa-level 4 pa ang mga mid laner at may key item pick ka para kay Yue, mas pinasakit pa ang Feather Dare Strike. Ang ganda ng pwesto ng pagagalingan ni Yue actually. And yung sinabi natin na delay, so pantay pa rin actually para dito sa ating mga players. Pero ang difference nga lang is Ogwe naman ang magpapa-level 4. So ito na may mga parang may meet-up place yung mga players natin. Okay, pag level 4 na lahat, magkita tayo sa may turtle area. Grand para EB. Laban na. Grand EB. Grand EB. Ang tagal ko nang hindi narinig yung EB, Chantel. Ay, naka nagsabi ng EB si Burrito. Ah, si Burrito. Nahahala tayong edad eh. Pero ngayon, nagmamadali na ang Blacklist International. The thought dito, itong si Pew, Timano, Feather Dirt, Shaggy, New Way with the Kill. Ngayon, papasok na ba ang BREN Esports? Kulang sila ng isang members dito. Ngayon, itong Flap. Si Flap TZ ay dadamba na ni Edward na kanyang magiging target. Nandun yung split-split. At si Flap TZ nakasampa dito kay Edward. Medyo bitin talaga yung damage ng BREN Esports. Ngayon, si Kyle TZ magiging target na. Gugulong muna itong si Baksha habang lalayo na ang mga members ng BREN. Easy turtle para sa Blacklist International. Na-force pa yung Cult Altar. And as you said, turtle ay mapupunta sa kamay ng Blacklist. And sa ngayon ay talagang tumataas ng paunti-unti ang kalamangan ng Blacklist. Again, it is 700 na for the team. At talaga namang lahat na mga pwedeng role ay kinuha na ni Edward. Kanina siya yung taga-shampoo. Ngayon naman, rapper na siya dahil lagi siya nabibigay ng beat. At nagbibigay ng beat. Pero bottom lane, Super Marco. Oy, Super Marco, nanganganib dito. Nandun na si Wise, dadamba! At si Wise, makakakuha ng kill. Kyle TZ as well. Makakabawi din. Pero andito na ang high. May flicker na gagamitin. May paghatak. Pero si Yue at si Olay buhay pa rin. Walang mamamatay. Si Super Marco lang. Kakaiba yung nangyayari dito sa dalawang teams natin. 3 minutes pa lang, actually 4 minutes pa lang ay talagang walang gustong magbigay. But definitely, Blacklist International, in terms of rotation, sila nagdi-dictate kasi parang yung BREN ngayon ay dumedepensa na lang and they're really forcing doon sa lane ni Super Marco. Take note that Super Marco ay napatay na ng isang beses. So medyo mayroong delay pero kanaganda na sa 200 lang naman ang gold lead dito ni Owl, although that is the corrosion sa Naga. Unfortunate para kay Kyle TZ. At mukhang nag-iinit na nga ulit dito si Edward. Flap TZ ang sunod na target, 2v1, pero nakapag-split-split na siya. Aabutan siya dito, nandun yung ultimate mula kay Wise, pero siya ang sasampahan. Kaya lang kasi 10 bits talaga eh. Ngayon, Blacklist International sa may bandang ibaba naman. Bennett Sways at si Oh My B magiging target, 3v1. And Super Marco ay makakakuha na rin ang kanyang unang kill. Maganda ginagawa naman ngayon ng BREN kasi regardless kung nakakakuha or nakakaangat ang Blacklist International, pumilit sila na magkaroon ng trade naman sa may bottom lane. So good call for them dahil doon din yon sa may lane ni Owl. Although dahil namatay si Oh My B na sa may bottom lane, most probably Blacklist International ay nakahanda na rin dito sa may bottom lane dahil doon din magsuspawn yung turtle objective. Alakot, tinamaan dito ha, back sa shield unity.
Lalayo mo na itong si Kyle TZ. Kaya lang nandun yung thought mula kay Wise. Bago pa sa 50%. And Ogun mapipilita mag-flare card dito. Maganda yung position na ginagawa ng Blacklist International. And yung turtle ay available na rin. Turtle ay mukhang sisimulan na ni Kyle TZ. Wise ay nandoon din sa may bandang Gitli. 3/4 HP at mukhang magkakaroon na naman tayo ng Turtle Dance. Maganda ang pwesto ng parehas na kuponan. Pero sino nga ba makakuha ng Turtle na to? Wala pang Feather Dare Strike si Yue. Gugulong dito si Kyle TZ. Ngayon may folks mula kay Few. Aatras muli at i-reset itong turtle na to. Grabe ang aga, no? 5v5 agad para dito sa ating turtle objective. Sumakto din naman. Uy, pero si Edward pumasok. Naku, si Ogun ang kanyang magiging target. Sa may bloom. Whoa! Mula dito kay Ogun. Feathered Earthstrike. Flap TZ. Datang pa din si Few. E nandun sa may bandang likod. Ang magiging si Oh My V. Wala kagad yung heal. Edward dito ay pumapasok na rin. Mamamatay 1-for-1, pero hindi pa tapos ang laban. Split-split, hahabol si Flap rito. Nandito na si Super Marvel. Wise. That easy, brothers! Okay. Is doing it! Wala yung jungle, pero si Edward nandito na rin with Electric Fire. Edward! Kick. And Super Marco with a Flicker and Turtle para sa kanila. Sulit ba yun na pinadala nila yung Moskov doon sa may bandang taas? Nabigay nila yung Turtle at mukhang yumaman si Super Marco doon. Okay, for the side of Bren Esports, maganda na nakakuha sila ng kills kasi at least nagkaroon sila ng trade sa push. Although for the side of Blacklist International, medyo yun yung mga trades na parang hindi siya masyadong advisable kasi namatay din yung ibang players nila nung moment na yon. And Bren Esports sila na nagkaroon ng gold swing actually doon sa moment na yon. And because of that as well, yung 200 na kalamangan kanina nung Moskov ni Owl as compared to Super Marco ay halos pantay na rin dito sa ating laro. So ano na to, timbangan na kung sino ba talaga ang, or ano ang mas importante doon sa mga objective taking. At meron na rin BOD si Super Marco dito. At alam naman natin na kapag nakuha mo na ang item na yon, doon na nagiging masakit. Yeah. Yung mga Renner's Apathy, ang kailangan na lamang ay patamain mo. And so far, nagiging okay naman. Ooh, yung mga, ayun oh. Sinampulan pa tayo. Sakit. And pumapansin natin si Ogun, nililipat-lipat niya yung flower no na kanyang passive. And Super Marco ngayon, ang kanyang binigyan. At least may additional na sabihin natin na defensive para sa kanya. And Wise ngayon. Okay, makikita niya si Ogun. And nandun naman si Oh My Vino sa kanyang likod. Nagkaabangan muna ang Bren at Blacklist International. Pero wala pa rin mamamatay, ha? Pero Wise dito. Ginamit niya yung kanyang retribution. Edward. May slow. And Edward nandito na. Mabibili na mag-cult author. Itong si Few. So go signal ito para sa Blacklist International. Nandun yung Feathered Earthstrike. Mula kay US. Yung magiging target si All naman ay kukuha sa may bandang ibaba ng tore. Pero Flicker gagamitin. Flap TC dito at si Yue ay lilipad with Wings by Wings. Walang mamamatay. Alam mo yung ginagawa ngayon ng side ng Blacklist International? Parang fake team play siya, fake play. Dahil papaisip nila din sa Bren Esports na, teka, gagawa kami ng teamfight. Pero all along, ang gusto nilang kuhanin is bigyan ng space. Si Moskov, si Owl. Kasi nung nangyayari yun, na si Owl ay nandun na sa may bottom lane, sumisira ng tore. Kaya paliit ng paliit yung mapa ng Bren Esports dito sa laro. So tingnan natin kung anong gagawin ng Bren dahil meron na ring Lord coming to this game. And Blacklist International are already positioned sa laban natin. Hoy! Feathered Earthstrike, ha? Andun na rin yung Bloom mula kay Ogun. Tinamahan ng sniper si Yue dito. Half-health siya. Pero nandiyan naman si Oh My V. Instant kill mula sa kanya. And Lord, ngayon ay dadali na ng Blacklist sa kanilang panig. Andun yung ultimate mula kay Owl. And yung Lord, walang kamali-mali yung Bren. Inaabuso din nila yung Joy, no? Ang bilis mag-push at no, mauuna pa nga. At kinailangan na mag-respond agad ni Flap TZ. Kyle, pumasok na rin. Oh, delikado dito ang Bren. Naku, hindi yung bababa ang buhay dito ni Kyle. Si Yabang si Ogun, mapipilitan din mag-call author itong si Fiyu. At hindi pa tapos kasi si Flap TZ, mapapatay nila. Same with Ogun. Dalawa kagad magsak para sa Bren Esports. Pero hindi pa tapos. Edward and Yue poking itong dalawang members ng Bren Esports. Good space nang na-create dito ng mga agents and yung Lord. Ay, makuha nga ba nila? Pero di pa tapos kasi. Si Edward hindi papasok na rin ang hatak. Pero magkakaroon ng bawian. Kaya lang ni Lord ay hawak ng mga agents. Grabe, ang ganda nun. Actually, for Blacklist dito, parang nga nangyayari na lang is
pahabaan na lang ng agimat, effect ng agimat, kasi merong cult altar para sa side ng BREN Esports, tapos para naman din sa side ng Blacklist International is yung Blessing of the Moon Goddess. Parang same story lang din na kung sino yung mas matagal yung effect pagdating sa teamfight, nagiging mas maganda yung sitwasyon para sa kanila. Ngayon, kung titignan natin, para dito sa side ng Blacklist, meron ng burst damage yung Farsa. Actually, even for few, it's really a matter of range pagdating doon sa kanilang mga heroes. So let's see kung paano de-depensahan din ng Brenna, but definitely madali lang yun para sa kanila. Ang kailangan de-depensahan is the middle lane where into binakapwesto ang Blacklist International. Naku, tinatarget nila si Few dito ah. Kahit easy bababa sa situation. Oh! Pero natulaw bigla si Few! Hindi niya nagamit yung kanyang Cold Altar sa pagkakataon na yun. Yung Lord ay nasa gitna. Nice defense pa rin para sa Bren Esports. Man, dalawang bagsak yung tinanggap niya dun eh. Oh, ang Razor's Wrath. Pati yung Feathered Airstrike, sabay pang bumagsak. Masakit yun. Hindi mo talaga mapipindot yung Cult Altar doon agad. Regardless kung meron pang kit na pwedeng gamitin, hindi talaga mabibitaw tama. And ang ginagawa ngayon is, dire-diretso lang ang nagiging rotation ng Blacklist. At laging si Edward na yung nagiklear ng minion wave with this Joy. Again, even si Owl ay masakit na kate. Good Feathered Airstrike, napaflicker na rin si Ogwen. And yung Lord, mabilis naman ding matutunaw ng Bren Esports. Pero kasi andiyan pa yung another wave na makakapala na minions mula sa kanila. Tinamahan si Yue. Ang sakit ng damage. Pero kasi kayang-kayang ihilin. Si Wise dito ay nai-even. Kahit easy masyadong malalim. Ako pinagsisibat. Siya dito ni Owl. Nagdikit-dikit dito ang Bren Esports. Medyo limado ata ang Blacklist. Ooh. Pero makakapatay. Owl. Itong si Supermarket mamamaalam din. And Owl with the double kill. Habang si Edward inahabol pa rin itong si Flap. Masyadong makunat nga ata. Bitin sila sa damage. Pero lumamang ang Blacklist sa sequence na yun. Sanay tayong kumakambak ang mga Moscow. Pero ito sumusnowball. Ang hirap. Oh, 2-0 to actually para dito kay Owl. Kitang-kita naman natin yung positioning ng Blacklist International pagdating sa team fight. Talaga si Owl ang sentro ng kanilang posisyon. Kaya naman siya ang may pinakamataas din na damage dealt sa ating laban ng Bren Esports. Masisira ng Torres sa may top lane. Parang ang mahirap ngayon for Bren to actually find Owl in the middle of the formation pagdating doon sa counter initiation nila. Kasi dinidikitan siya dito ni Wise. Meron kang katabing Estes. Merong makulit na Joy. Oh. So parang yun yung struggle ngayon ng Bren Esports to find where Owl is. Tapos hahanapin din ako nasan si Yue. So ang dami nga kailangan i-take into consideration. At kung tatandaan natin, this is already match point for Blacklist International. Bren Esports has to win this game kung gusto nilang ipadala ng Game 5 to. At ang galing pa ng play-ins ng Blacklist International, ito yung literal na akala ng lahat, patapos na ang era ng ube, pero parang ngayon nagbabalik ulit, nagbamagong anyo. At ito na nga ang luminous lord of this game. Sisimulan na ng Blacklist International and Bren Esports. They have to contest this, or kailangan nga ba na talaga nilang i-contest to? Pwede na i-contest. Actually, mas maganda na i-contest nila kasi meron naman silang backshot dito. Again, anti-sustain naman ang hero and kailangan lang talaga ng magandang position dito. Yung flicker na Shadow Stampede actually from a few ay pwede na gamitin diretso a Cult Altar and naghahanap lang muna sila as much as possible ng possible targets para mabawasan dito sa kanilang pagkocontest. Ang haba na, parang grabe yung heartbeat mo na dito pag ganito yung mga Lord Dance eh. Ngayon yung Lord Dance ay nagaganap. Flap easy. Medyo late ata dito ang Bren Esports. Grabe naman yun. At sino kanilang ibaburst? Nandun na rin yung Bloom mula kay Ogen. Flap easy with a sliver of HP. Atrasal muna ang Bren Esports at ang Blacklist International. Hawak nila itong luminous Lord na to. Sobra ka naman dun, Edward. O, tatlo, dalawa yung nasa-zone out ni Edward sa moment na yun. Even kahit easy meron siya sinu-zone from the side of Blacklist International. Pero dahil meron ding isang Edward na nandun sa kabilang side, eh parang hindi nila ma-determine kung sino ba talaga ang kailangan nilang targetin doon sa teamfight na yun. And look at that. 11K versus 9K of the marksman for both of our teams. At meron pang malefic roar para kay Owl. And ramdam mo kay Owl na ano eh, talagang dediretso lang siya as long as meron siya mga kakampi around the area. Ito yung mga Moscow na kapag nakita mo at in-inspiran ka, mas mabilis pa sa fast ang pagbagsak ng HP mo. Pero ito ah, Super Marco, low HP. Robin. Wow, nakakita pa ng isang Blacklist. Jungler kagad nagiging target dito ng Blacklist International. Ito na ba ang huling push
ng Blacklist International, 8.1k lead. Ngayon, delikado ata ang BREN Esports dito. Pwede na mag-base lock. Si Owl dito makakuha ni Nixa. Ngayon, dito bumabagsak ang BREN Esports. At ang Code Breakers ang mag-a-advance sa next round. Mula sa play-ins, third seed ng regular season, tinalo